Hi guys, mubuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, your hardinerong kapitbahay. It's another day and another plan to discuss ano pang hinihintay mo. Tara, samahan mo ako at magkwentuhan tayo. Hi guys, mubuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, your hardinerong kapitbahay. Magandang araw mga kapuso, kapatid, kapamilya at syempre mga kapitbahay. So today we're going to have what we call as unboxing. Okay, so we are going to show you yung mga latest namin pinamili. Of course, one of the things that we should be able to consider, syempre, pandemic ngayon, so hindi kami pwedeng lumabas. So what we did is, nag-order kami online. So of course, dumating na siya kanina, and the only thing that we have to do now is to, syempre, disinfect muna natin yung ating pinurchase na box. Syempre, nakalagay siya dun sa ating carrier. Yeah, so this is our box. Okay, so this is 1 kilo box small. Okay, so disinfect muna natin. Although I think naman sa mga pinanggagalingan naman ito at saka yung mga kumukuha nito ay dinidisinfect naman nila thoroughly yung ating mga boxes. But definitely, we can't be sure about that, so we have to disinfect everything. Okay, so this particular box I in order ko last siguro April ngayon, March. Okay, March. March ko siya in order last week ng March 24, and ngayon lang siya dumating because there are some processes kasi na ginawa, may drying pa bago nila binalot or bago nila inayos yung pinaka packaging ng ating plants para hindi siya mabulok along the way. So this particular package came from Baguio City, and of course purchase ko siya online. So yung mga online kasi nagano sila, nagse-sell sila sa via Facebook, and of course pino-post nila yung kanilang mga materials, and then nakalagay din yung presyo. Guys, tips lang, huwag po kayong kumuha or huwag kayong mag-order nang wala yung price, kasi we never know kung baka mag-take advantage yung mga sellers pag walang price yung kanilang mga binibenta. And of course, you could already decide your budget once you're able to purchase those things. Okay, so we have this one already. Yeah, so I nawala sa isip ko kung ilan na yung pinurchase ko or ilan yung plants na pinurchase ko. So titingnan natin kung ilan. Okay, so parang mga nasa 13 yata. 13, if I'm not mistaken. You should okay? Have a list. So wala akong list. So I should have a list. So I have this one already. Ayan. Ayan. So, tanan. Okay. So the good thing about those plants talaga na talagang legit seller, they have this particular notes, ayan. So nakalagay dito yung mga do's and don'ts ng pagtatanim ng iyong na-purchase na halaman. So this one is, syempre, what we have here is watering schedule, repotting. So yun ang maganda about dun sa mga sellers na legit. Kasi they care also dun sa mga bumibili sa kanila kung how or kung paano maalagaan ang mga halaman na binibili sa kanila. Kasi ibang sellers, pagkatapos bumili sa kanila, they don't care anymore. Okay, so yun. And of course, the good thing about that also, may mga ibang sellers na katulad ng mga iba na once na nagkaroon ng defect or problema along the way, minsan ay hindi na nila napapanagutan. So make sure na yung inyong seller ay tried and tested. And one thing is, we have to maintain, syempre, yung good business sa kanila. Okay. So, of course, sa atin, in our side naman, huwag naman tayong joy-joy. Okay, yung natawag nilang dagma-mine, pero hindi naman natin talaga totally pinapurchase. Kasi mahirap din sa side ng mga sellers, especially, pinagpapagudan nila yung kanilang mga binibenta. Okay. So, I have here yung mga caution. So, gumamit siya dito ng mga dyaryo. Okay? Mga dyaryo. So, we're going to have now our first one. Okay, the good thing about this particular material is that pinapackage sila ng napakaganda yung plants. Okay? So, I have here. So, kita nyo, naka-tissue. Naka-tissue roll pa yung ating mga plants. So, let's have now. Baka maya tumagal ito ng konti. Okay? So, I bought succulents. Okay? I bought succulents. So, I'm going to show you yung mga purchase ko. Usually, ang range prices ng mga succulents na binili ko ay nasa 100 to 250. Okay? So, no joke yun. So, 100 to 250 yung prices ng aking mga succulents.
At saka may isa akong binili na codiciforms, parang mga nasa 300 yun. Okay? Yung codex, yung codiciforms ay mga codex, o yung mga matataba yung kanilang mga trunk, o yung tumataba yung kanilang trunk, I mean. Okay, so I have here the first one. Ayan. I don't know yet the name yet, pero syempre, malalaman natin yan in the near future. So this one, okay, this is our first candidate. So napakaganda nito, especially pag to ay lumalaki na. Okay? So this is my first succulent. So it is a rosette type na succulent. So ang maganda rito ay yung iba kasi pinuprune nila yung mga ugat. Pero in this case naman, nagtira naman ng konti. Okay? Next. So I have that one already. Next one. Okay, so medyo marami naman tayong i-unbox or titingnan. Okay. Ayan. So, isa yung kanina parang light green na may pagka-bluish. Oh, wow! So, ito naman, ang maganda rito is, they have this one na dalawa yung head. Okay, two heads. Ayan. Diba? Maliit lang ito. Usually, siguro, pag ganito, lumalaki din naman siya. Okay? I have one, yung nakita nyo sa aking vlog nung nakaraan. I think, that is actually a year ago already. Tapos, napakalaki na niya. Okay? So really, yung aking isa. So dalawa yung head niya. So if you're going to decide something about magkaroon kayo ng dish garden o kaya naman ay mga design na ano, so magandang mag-start kayo sa ating mga succulents, okay? So usually kasi puro green ang pinili ko, walang masyadong color na reddish kasi hindi kasi ako magaling mag-alaga ng succulents, especially pag ibang kulay. Usually, nagiging green pa rin sila. Okay, so, ayan. Pero, different shades of green naman ang aking kinuma. Okay, so this one, I love this also. Wow. Matutuwa din ang asawa ko with this one. Okay, di ba? Ganda. Okay. Ayan. So, siguro, if you have some, pag may mga natanggal na mga dahon dito, you could make that also as a plantlets already. So, pwede mo siyang itanim. That is a good thing about succulents kasi they can be grown asexually gamit yung kanilang mga dahon. So, walang sayang din naman. So, syempre, iingatan mo lang naman na hindi masyadong mabasa yung kanilang mga dahon. Okay? Nakatatlo na tayo. So, we have this one also. Okay. So, dalawa din to. So, I choose also some of the plants na cluster. Kasi nga, gusto ko makita yung maganda kasi pag may cluster ka. Kasi at least, pag natanggal yung isa, okay lang. Kasi mayroon ka pang sunod. This one. Kasi ninyo, napakalilito. Okay, so the price is actually from 100 to 250 or 300. Parang ganun. Okay. Yan. Next. Magagalit yata asawa ko. Madami akong binili. Okay, so I have already apat. Okay, this one. Nakaka-excite. Ayan. Okay, this one is... The good thing about this, medyo may pagka-shade siya ng red. Okay? Ayan. Tapos, ang kagandahan lang din dito, oops, ay pag siya ay nakapag-relax na, usually, bumabalik na siya sa dati niyang itsura. Kaya nag-open up siya. Para siyang bulaklak. Reddish yung kanyang color. Sa center niya, kulay green. Okay? So, pag kayo ay magtatanim ng ganitong klase ng mga succulents, you have to make sure na nakarelax siya or nag-rest muna siya. So, nag-rest siya sa box. Siguro, tomorrow, we're going to plant this one. Pero hindi muna natin siya agad didiligan. Okay, para makapag-rest din yung kanyang mga roots. Usually kasi ang ginagawa nila ng mga sellers, they have to after they have pull it from the soil or tinanggal nila sa soil, they're going to relax it for 2 days para mag-heal yung kanilang mga wound, yung mga natanggal na mga ugat, mag-heal yung mga yon, tapos sa kanila ibabox. Okay, sa kanila lalagyan ng tissue. Air dry. Okay, ini-air dry nila kumbaga. Okay, so that is one way of packaging para syempre pag masyado naman siyang wet, the tendency of that is mabulok kasi succulent nga siya, so mas marami siyang
water. So pag wasa na yung water, mas mabilis ang kanilang decomposition. Okay, so this one is very nice. Pag ito lumaki, napakaganda nito. Okay. Diba? Napakaganda na itsura niya. So ang itsura nito, medyo may konti siyang mga batik-batik dun sa pinaka dahon niya. So may mga dots-dots siya ng konti. And that's really amazing about this particular succulents. Okay? Yan. So ngayon on talaga sila sa tissue. Okay, yun. So this one is the next one. Okay, so yan. So ang succulents, it's not only dun sa pinaka-stems. Dun sa side ng mga dahon, in between the leaves, tumutubo din yung mga extra nilang mga plantlets. So yung maliliit na halaman. Okay? So yun. Wow. Dami ko na pala. So ito, pwede natin gawin to na isang buong garden or pwede natin hiwa-hiwalayin siya as a sa bawat isang, sa isang paso. Okay? Pero if you have lots of pots, then pwede natin siyang ilagay individually. Pero kung wala naman, tapos kailangan talaga natin siyang ilagay na sa or plant na natin, so we could make it na isang buong plate kumbaga. Okay? Ang maganda rin kasi sa mga succulents ay hindi siya masyadong nag-roots or hindi siya malalim yung kanyang pag-roots. So usually nasa surface lang, nasa unahan lang. So pwede natin ilagay siya sa medyo shallow, medyo mababang pots. Okay? So para makita rin natin yung kanyang development. Okay? So we have this one also. Another one, napakaganda rin niya. Okay? So kung mapapansin niyo, hindi siya pare-parehas na succulent. So iba kasi kakala nila once they buy a succulent, yung mga nasa palengke mura. Okay, mura yung succulents. Actually, yung iba kasi with this particular sellers na binilhan ko, these are coming from Korea. Tapos ang ginagawa lang nila ay pinopropagate nila through leaf propagation. So it takes time talaga. So the effort at saka yung kanilang ginagawang mga yung pag-aalaga sa kanila is really what we are paying for them. Siyempre, yung variety na mine-maintain nila yung pinaka gene pool nung ating plants. Okay? So this one, another beautiful succulents. Okay? So if you're going to buy ng mga succulents, you have to choose yung maraming mga heads. Okay? Maraming mga heads kasi mas maganda yung itsura niya if you're going to put this one sa kanilang mga pots. Okay? So, kinakount na nung asawa ko. O, 9 na daw. Pang 10 na yun. Okay, so pang 10 na. So, kinakount na nung asawa ko yung aking binili. Okay? So, yun nga, sinasabi ko sa inyo, once you are able to buy one, dapat ay, as much as possible, kung kaya niyong bumili ng naka-cluster siya or marami siyang mga puno or mga plants itself, mas maganda kung yun ang pipiliin nyo kaysa doon sa mga individual. Pero syempre, kung talagang yun na lang yung options nyo, then, that is the only thing na kailangan nyo bumili ng isa. Okay? So this one is also another unique characteristics or unique plants. Succulents din to. Ire-reveal ko yung mga pangalan ng mga succulents na to pag sa aming susunod na vlog, definitely, pag nire-repot na namin sila. Okay, so ilan na yan? Meron tayong 10. Okay, so I still have here, yan. Okay. So iniiwasan kasi natin na mabulok. Oh, yan. This is another one. So yung mga plant enthusiast talaga, I think the best way is for you us to have a good plant. Okay, this one also. Okay. Yan. So yung iba, they tend to get more of this one. Kasi pag namimili ka, you never know talaga kung sumusobra ka na o hindi pa. Okay, pag sumusobra ka na, definitely, sobrang dami na nung halaman mo na marami ka nang namamine. So, yung iba, medyo hindi nakaka-recover. So, one tips din, huwag kayong bumili agad. So, you have to choose. Yun nga lang, pabilisan. Okay? Pabilisan yung pagbili. So, if pabilisan yung pagbili, so the tendency is siguro we have to look into kung yan ba ay pwedeng makuha or mabili natin. Okay? Okay. So this one, yan.
Okay, so we have this one. Diba? Napakaganda niya. Okay. Next. Okay, so we are done already with the succulents. So we are going now on the next part. Okay, ayan. So the good thing of the sellers, of those sellers, is they're also providing some of those. Oh my goodness. Parang. So they're going to look into this one. Ito yata yung aking codiciform. Okay, so what they're doing now is nilalagay nila doon sa pinaka box. Pero sana na-secure nila yung pinaka soil. Kasi sometimes, pag hindi nila sa-secure yung soil, ay nauubos yung pinaka soil. Kasi nang-aalog siya during the travel. Okay? Yeah. So, I think this one is secure naman, pero parang kailangan ko na ito talaga siyang lagyan ng another o supportahan ng iba pang mga ano, iba pang mga sand. Okay? So, we have this one. Okay. Ayan. So, hindi niya tinanggal sa box. Ah, hindi niya tinanggal sa pinaka pot. Pero, ang nangyari naman sa kanyang pinaka soil ay, ayan na, natapon siya. Yan naman. Okay? So, yung iba kasi mga sellers, ang ginagawa nila, nilalagyan nila or sinesecure nila yung sa ilalim o sa ibaba. Okay? Tapos, ganoon din yung pinaka-plant. So, yan. So, ito nangyayari. Minsan natatapon yung pinaka-material natin. Or pinaka-soil mix. Okay. So, yan. So, I bought this one. Yan. Kita nyo. Oh my goodness. Okay. So, I show you it to you already. So, this is my codiciforms din to. So, mapansin ninyo, meron siya mga matatabang mga stems. Ayan. Pero, super stress din siya. Okay? Pag sinabi natin super stress, ibig sabihin nun, may mga tendency kasi na matanggal yung mga dahon sa ganitong way. Okay? So, yun. This one is quite expensive siguro ng konti compared with the others. Pero, this one, I think, it will live. So, mabubuhay naman to kahit paano kasi hindi naman siya na-full out from the soil itself. So, dadagdagan lang natin siya ng soil. Medyo itatabi natin siya sa medyo bright light lang. At hindi masyadong maaraw kumbaga. Okay. So, baka meron pa akong hindi natin makukuha. Okay. Baka meron pa dito sa site. Yung iba kasi mga sellers nagbibigay ng previs. So, sana nabigyan siya ng previs. Okay. So, let's see. Okay. Wow, buti hindi ko ang tinapon yung ano. So, guys, I have a previs. Yun ang kagandahan about this particular, or this people, they're able to give us, ito, they're able to give me soil mix. Yan. So, hindi ko na pa problemahin yung pinaka soil medium na gagamitin ko. So, this is actually more on pumice rocks. And some siguro to mga ano to? Coco quarry, charcoal. Walang masyado coco quarry. Puro lang sa charcoal siguro. So guys, oh, meron akong bag. So sabi ko, mabigat din sa kabila eh. So this is my previs for my purchase. And of course, yung price ng aking purchase ay nasa $2,909. Okay, so that is almost $3,000. So yun yung aking purchase for this particular plant. Okay, but at least, siguro, I have an entire week to cover para i-show you or i-vlog yung lahat ng mga plants na aming pinakita sa inyo ngayon. Okay? So again, thank you very much for watching Planting with Ep and Grace. Please continuously watch and follow our YouTube channel. And of course, thank you very much for everybody na patuloy na sumusuporta sa aming channel. Okay? So, if you have some questions, suggestions, or some of those things na gusto nyong malaman about
this particular video or this particular vlog. So please do so. Magdagay lang po sa inyong comments. We really appreciate also some of your comments and of course your appreciation sa aming mga ginagawa. Okay? So again, thank you very much and goodbye!